Kinakakatakutan daw ang December 31, 2023. Kasi nga daw, ito yung equivalent ng numero na 123123. Tapos, marami din daw ang nagsasabi na ito ang tinatawag na Judgment Day. Kasi it falls on Sunday bago mag-start ang Monday. Kaya daw, marami ang natatakot sa Judgment Day. Ayon sa mga astrologers, bihira mangyari ang ganitong panahon. So, bibilangin ulit ng 100 years bago ulit mangyari ang ganitong taon, yung 123123, no? Tapos, ayon sa mga pamahiin, nagkakaroon daw ng bad karma ang mga tao na medyo nakarami-rami ng mga ginawang hindi ka nais-nais. Pero kapag ikaw yung tao na marami kang nagawang mabuti, magkakaroon ka daw ng good karma, especially sa pagpasok ng 2024. Pero kapag Judgment Day naman, ito yung message, no? Message for the day. Everyone faces judgment in one way or another. You can control what other people think about you, but you can change the narrative that your internal dialogue tells you. If you project negativity, that is what you will receive. Project a positive, truthful, but progressive dialogue, that is what you will receive. It's up to you to which one you will choose. So, dapat positive tayo para positive din ang magiging kapalaran natin sa buhay, especially sa pagpasok ng 2024. May nabasa ako na isang joke na pwede daw mangyari sa December 31, 2023. Since 123123, ang isang tao daw ay pwedeng makaranas ng pagkalimot. So, ang isang example dito ay baka makalimutan mong magsuot ng damit, pantalon, o kaya underwear, may mga ganun daw. Kaya, dapat daw tignan mong mabuti, i-inspect mo mabuti ang mga kasuotan mo before ka lumabas sa bahay para hindi ka daw mapahiya sa mga taong kasama mo or sa mga taong makakasalubong mo paglabas ng bahay or paglabas ng kwarto mo. Hindi mo ba alam na merong biblical interpretation ang December 31, 2023 or yung tinatawag ng iba na Judgment Day? So, eto na yon. By Book of Matthew chapter 7 verse 22. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? Yan. And then next verse, Matthew chapter 7 verse 23, and then will I declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Ito naman yung pagkakaintindi ko. Unahin natin yung Matthew chapter 7 verse 22 na kung saan yung mga tao ay merong nagmamalinis na ang iniisip lang nila ay yung mga ginawa nilang tama. So, binobost nila yung mga do many mighty works in your name. Tapos, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Cast out demons in your name. Ito yung mga nagmamalinis. Tapos, yung nakakalungkot dito is they step on others' accomplishments para lang mapaangat yung sarili nila. Na nakakalimutan nila na yung mga ginagawa nila ay para sa Panginoon sa taas, hindi yung para sa sarili nila. So in short, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay malinis talaga yung intention. Kumbaga, meron talaga iba na hindi mo naiiwasan na pang sariling interest lang pala ang ginagawa nila. And then, dumako naman tayo dito sa verse 23. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Kaya nga sabi dito, I will declare na I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Na kung saan, kapag na-discover talaga yung tunay mong ginagawa ng nakakataas, syempre no, talagang ibabanish ka. May mga parusa talaga na instead na ipagpatuloy mo, papatigil na lang yung mga kaplastika na ginagawa mo. So, there will be always a karma sa mga ginagawa mo, no? Mapag-good man or bad. Kaya nga marami ang nagsasabi at naniniwala na kapag mabuti yung ginawa mo,
mabuti din ang babalik sa'yo. Pero kung medyo hindi maganda yung mga ginagawa mo, talagang makakarma ka by means of ibabanish ka, ipapanish ka, or lalayuan ka ng mga taong niloko mo. As for my own reaction, wala naman siguro masama kung maniwala tayo sa mga ganitong klaseng pamahiin, customs, or belief. Especially kapag merong isang grupo na pinapahalagahan nila ang tungkol sa Judgment Day. One example is itong nataon na December 31, 2023 na merong kahulugan para sa kanilang group. So, let us just respect kung ano man yung customs nila, traditions, and belief. Kagaya ng pagre-respeto na ginagawa nila para sa atin. Pero yun nga lang, mas matakot tayo sa mga tao na pinagpapatuloy pa rin nila yung mga maling gawain kasi nagkakaroon sila ng unavoidable or negative consequences na punishment, pwedeng possible punishment sa kanilang maling gawain at maling desisyon sa buhay. Para sa akin, ang mga lessons na pwede nating i-absorb sa video na ito is all about focusing more on positivity, no? Kahit na may mga karanasan tayo na hindi tayo natuwa, yung mga bagay na nasaktan tayo, tapos yung mga bagay na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa ibang tao, siguro, time can heal. It is about time for us na unti-unting mag-adjust kung hindi man tayo makapag-move on agad. Yes, naiintindihan natin na yung negativity or toxicity na na-experience natin nung nasaktan tayo sa mga pangyayari this 2023, at least kahit papaano, no? Unti-unti tayong babangon para sa 2024. Ayan. And by this time, siguro gumawa tayo ng way, palitan natin yung routine natin, ng siguro yung mga hindi productive na routine, yun yung iiwasan natin. Tapos, i-try natin magdagdag ng mga routine na magiging productive tayo, especially sa pagpasok ng New Year 2024. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa pagpapahalaga sa positivity, na kung saan kapag may mga ginawa kang mabuti, syempre, meron kang reward na ikabubuti mo rin. Pero kapag nakagawa ka ng hindi maganda, well, expect na magkakaroon yan ng unavoidable consequences in the future. Okay? So, thank you for watching. I hope na may natutunan talaga kayo dito sa pag-discuss ko about Judgment Day. And always think positive. Okay? So, Merry Christmas and a Happy New Year!